Amazing Grace on Mango Mornings. Well, check your time. It's already 7:41. You're still listening to Mango Mornings here on Mango Radio. My name is Berny, together with Aya and Pastor JB. It's a beautiful Monday. We're back to work. And napayo ba mga eskwilahan? Gawa pa sila kahuman sa ilang klase actually. God bless inyo, no? I know nga kanang gusto na niyo magbakasyon, pero di kay hapon mo magkabakasyon. Nag-rainy season na lang. And strong so, encouragement. Ano ba? Blessing ba talaga yung God bless? Ano ba yan? God bless sa discouragement. Joke lang. Pero, wait, this is a quiet kaning. This is a profession that really takes a lot, no? And it gives somebody the opportunity to do more and be more. And sometimes it's thankless. Okay. And prasa gi-share ni ko na ni ganina, no, na nay mga uban mga rejection, etc. Pero remember this, no, ang importante dira is we obey. Yes. Yun. And we follow the Great Commission, no, and to share the gospel. Anyway, we're now at our culture and art section. And this is a person who basically was a listener of Mango Radio for several years. And ana siya nga, nag-listen na siya sa Mango High School pa siya. Ako na daw itong nanin to. Tigong na ganito. But anyway, she's not here because she's going to share primarily about her experience of Mango. But she's here because she's going to share about her art. And in relation to, siyempre we've been featuring no, different artists and to talk about their art. So she's no different. And today we're gonna have somebody, a Davao artist. Let's all welcome Miss Thea Go. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Thank you for having me here. Yon. So you're here because we saw your artwork, by the way, sa imong Facebook page. You like flowers. Yeah. Oh. Marana, so you're one of those. Representation of the story behind nganong naging artist ko. Oh. Yeah. So tell us about that, your passion for art. How did it start? Actually, excited jud ko nga i-share siya. Ngalan nga nagalisan ko sa Mango bata pa ko. Pero amazing kay na ako karon. Nag-share ko sa kong testimony. Yeah, namit na ako si Kuya Berny. Yeah. And it's quite somehow unexpected siya nga path because do bata pa ko hilig na jud kog art, like mag-drawing ko sa wall sa mong balay, magsigigre paint. Adoy. Akong papa. So inana na siya pero nag-stop siya murag I think pag enter na kog college because originally gusto jud ko mag fine arts. Kaya lang, 'di ba, murag na ay kanang perception ng mga parents nga wala lagi kwarta dira sa art, murag dili siya practical nga course nga kwaon kay like wala siya security daw. So nag-end up ko nga nag-architecture kay medyo murag duol-duol siya gamay sa art. Yeah. Kaya lang murag dili jud ko para didto. Murag 1 year lang ko nag-architecture. Maano ko, malunod ko sa math. Yeah, kay murag ano man good ko, medyo spontaneous type ko, so very technical ang architecture. So at that time po nagkaroon kog spiritual breakthrough. I met people in the campus ministry sa UM. Yeah. So dito po to siya nag-start nga. I discovered my love for people, sharing. Kaya medyo introverted ko bata pa, high school. Ana. Pero high school, marap, best in art yun na permitting yung inanagod, elementary. Ana. Pero pag abot to college, na-involve ko sa campus ministry, mara siya somehow nawala ang art sa ako ang life. Marag na-focus ko more on into ministry and then moto nag-shift na dahil ko education. Yeah, so bale licensed teacher jud ko. Yeah, high school. So dito siya. And then mga 10 years din siya nga marag makaingon ko nga art naging dormant ang ako ang art life. And then bata pa ako, Christian naman ko, and I encountered mga dark moments sa ako ang life and even to the point nga kanan do active kay ko sa ministry, and it, I think this is something na gusto na ko i-share is that I grew up in a church, very active in church since bata pa, and then when I entered into college daghan siyang mga amazing experiences nako with the Lord, and then katong next chapter sa akong life nga nag-work na ko as teacher, murag nagkaroon kong murag identity crisis nga murag para diri bagid ko kay by the way, nag-teach ko sa Davao Christian High School, and that's a very good school. Yes. But
nagawonder kung anong murag dili na ko kaya i-perform ang ako ang teaching duties. Mm-hmm. And most of the testimony of the kids na okay ko when it comes to sharing literature, kay ma-relate na ko siya sa life niya, daghan daw sila ma-learn from me. Mm-hmm. And then, pero pag-abot sa technical part sa teaching, maglisod kog sugakod. Murag yun na, mm-hmm, niya, paperworks, grabe. Uh-oh. And expect. Maybe the reason for that is murag nagkaroon kog perception sa kong self nga, inani ko. Mm-hmm. Nya, nakalimtan na ako ang gift ni Lord sa kuab, bale. So, murag ina na ang nahitabo. So, I stopped working. Nag-marry po ko. Mm-hmm. And then, I had my first child. After my first child, dito siya ang nagkaroon ko postpartum depression. So, very common siya nya, during pandemic, padulungay ang pandemic ato. So, I encountered mga, so far, ma-remember na ko, murag mo siya ang pinaka-lowest point sa ko ang life. Mm-hmm. And then, murag naging cycle siya nga, asa na ako padulong? Ando diri na lang ba ko? Wala na akong career, wala na akong nag-teach. So, nana lang ko sa corner, sa akong balay, just kids. So, you were kids. Not touching a paintbrush, yeah, never during na. This time? Never, okay, for okay. 10 years. Wow. Murag na ano dyan siya, like nakalimtan ako. Mm. And then, one time, I prayed to the Lord tungod sa ka-desperate na ako. Kaya ako kabalo kung asa na ako after. Yeah. Mm. Naisip na ganyan ako nga, basig maging mama na lang gid ko, murag indira na lang gid ko tama, nana. So, niabot ko sa point nga nag-pray ko kang Lord and di na ko malimtan, mura siya whisper nga ng silent word, mura gano. Someone nag-whisper sa'yo mo, Art. Something ana lang nun ko, wait lang Lord, mura far out, makayang answer. Oh, wala, dyan ako siya gi-expect. Like, yeah. Nag-expect ko nga, mura na gusto ipabuhat si Lord sa kuha, mabalik ba kong ministry? Kaya na-stop po ko sa ministry after na ko after giving birth to my first child. Mm. So, mura, kano ba itong, from very active and then corner na lang kasi mong balay. So, very radical ang change sa ko ang life. And then, at my lowest point, mo to'y gitubag ni Lord sa ko. Like, Art. Wait lang, more far out man kayo siya. And then, nakaingon jud ko nga, nagi nag-speak jud si Lord kay the day after that, nag-talk mi sa akong husband and then naato'y marag Mindanao Art Fest sa Poblacion. Yeah. Like 2019 ba ata yes. na? Marag 2019. Mm. Tapos ano siya, naa daw. So, ni-add to me. And then, marakog, kanabit ang marag na rejuvenate ang imuhang karaang kalag. Marag ang imuhang old self, marag na ginahine siya, tuktok balik sa imuha. Marag ko nga, marag lagi ko, akong na-feel is very, ano, marag naging alive balik akong soul. And then, dito ang marag sign na ako, God is me, inoon akong husband, tama, di ba nag-art man ka? Di ba ganaan man ka mag-paint? Mag-paint, di kag balik. Like, marag na-consume naman ko akong life bata. Take care lang sa bata, ana-ana. Siya nga, do something that kanang ma-enjoy ka. At least nakay time nga, you're doing it for yourself or you're doing something na ganahan ni mo. So, dito to siya nag-start na naging nagpalit kong brush for the first time after mga 10 years. And then, nagpalit kong paint materials. And then, when I first painted my first painting, which is katong mga watercolor, nga flower pa siya, marag nakita na ako ang identity balik, and then I underestimated that gift because I really think it will not be used by God na mag-glorify siya. And then it all started there nga nag-paint lang ko and then nag-post ko sa Facebook and then dito na nag-start like dere-derecho na nagpa-commission and then nana tapos nag-approach kog art group ang gidawat ko nila and my first group exhibit was na sold out ang akong first artworks so more to siya, ang pinaka-breakthrough niya and naging sign ni Lord na diri ka, para diri ka. Mm-hmm. And I accepted it with a humble heart and I never regretted any moment of it na nagbalik jud ko sa compassion. Pero sa silver lining, kana jud ang pal. Klaro kayo, literal nga meaning sa ano no, sa silver lining na cliche. But we praise God and we are encouraged to hear that story kasi I think it's part of our journey in the Lord na we come across kind of crossroads na ginatawag dito. And sometimes we doubt our intuition even if we already have established a deep relationship with the Lord. Kaya mag-doubt ta sa iyahang signposts na ginatawag just like your case, no? Nga art and it's like of all the signposts. But what made you ano ba, kind of have courage to dive into that na sige, basig ano lang yun, kanang maulang yun ni ang gusto ni Lord. Unsa ang kanang naka-influence yun sa imuha?
I think dili na ako siya mabuhat siguro kung wala gid ang support sa akong husband. Alright. Yeah, kay of course I understand nga nung actually daghag artistic na mga tao, daghag creative type, daghag gusto nga i-pursue siya nga career. Mm-hmm. Unfortunately, wala yung chance because mm-hmm. of kana nga if you pursue art man good, it's quite risky gud siya. Mm-hmm. Yeah. Like dili ka makasure kung nabay ganahan sa imong work, mm-hmm. kung mapalitan ba dayon ka. Yeah. And then it's not all the time nga nay mo palit ana god and then the expenses nga imuhang ipagawas para magbuhat og artwork is mahal man pud ang mga art materials good right. So kung wala gyud ang support sa akong husband nga ningon jud siya nga sige go ako'y bahala sa finances na ning kamot jud siya nag double time siya work nag kuha siya isa pa ka work kay para ma-pursue gyud na ako akong gusto and I think mo gud ang mga importante gud di ay nga nagay kung minyo ta or kung mangita tag partner nagay someone nga makasabot sa ato ang journey og nakadungog sa mensahe sa Ginoo para sa imuhang life. Karon dili gud ka na murag daghag obstacle or pwede non ta mag-start karon pero dili ka ka-start tungod kay syempre ang mga doubts ang right. Hadlok man jud siya as in biyaan ako imong, di ba, ma-secure ba agad ang teaching career kung butantag yes. sa majority nga thinking, di ba, nga, syempre, lessons na ka, regular ka magdawat og sweldo, ana. But when diving into art and making it as your business is very risky, jud siya. So, for me, medyo ano mong pudgud ko nga tao, kanang, sukad po jud nga ning ambak jud ko sa art, mas nailhan ako kong self. Kay before, ano kay ko, like, I'm always afraid of doing something kabalo kong gusto na ako pero mahadlok ko always kung unsay i-feedback sa ko na like that's a crazy idea. So wala pa na ako gibuhat wala na napuno na ako ang mind og mga assumptions nga basi mo ni isipon sa ko basi kung mag-fail kay nainan ka nga tanawa di ba ginanti ka inana man god so murag inana po na akong family background nga dapat before ka mo buhat og something murag approve sa jud na nila even adult na ko murag napayon inana ba nga thinking sa ko so katujong pag move na ko sa art dito jud ko nagkaroon bali og lang independence imo ang decision nga you are confident nga this is what God wants me to do and he has given me a sign and takes faith jud nga moambak jud ka and then the Lord will really catch you and every day na siya nga kanang challenge and you really need the right people around you which is a blessing pud sa kuha kay akong parents-in-law akong parents pero wala pa sila istorya first pastor di akong papa no pastor di akong papa so marag artist pud siya actually pero gibyaan niya ang art nag-proceed siya sa ministry pero nagamit gyapon niya kay naging man siya mga sa mga construction so na dito man gyud ilang linya pero nag-ministry siya so it went well with him. So sa ko medyo nakulbaan siya gamay kay kanang syempre sa art murag dili kayo ang tabu sa mga tao ba like murag ano kay siya kanang sa murag sa kay tawag ana kanang kung maswertehan lang murag ina na kung maswertehan din mo maayo imong career but makaingon jud ko nga grasya jud sa Ginoo nga na survive na ko tong first year nga so far smooth jud ang dagan niya nga, pag nagani i-impress the Lord sa imo, he will really provide the people for that. Even imo mga customer in the future, nagi na intended na your people meant for your art. Bale nana. Two questions. First is, when it came to painting, when you started it, diretso ba agad na napaisip ka, bebenta ba ito? May bibili ba nito? Or you just focused on capturing the vision? And the second question is, your best artworks, ano yung... Why do you say that these are your best artworks? So maybe the first question. Okay, so first question, kung habang nag-paint ko, nabasa kong mind is, mabibenta ba ito? Can I sell this? Or something else? Okay, so actually, ang first series na ko is Praus series. Praus means, meekness. Yeah. So basically, nag-root good siya sa akong mga revelations and realizations during my dark times. So basically, wala kay ko nag-mind kung ma-sell siya. Like, akong first series is all about murag water, anything related to water pa siya actually. Tapos, include na ko ang flower in a sense because I see myself as like, ang tao ba, mara siyag flower, very fragile. But though it's in her fragility,
nice strength. Kay, kung makakita tag flower do, kanang cute kay siya, pero grabe ang impact nga pwede niya i-create sa imong life. Makakita kag bulak, di ba? Yes. Pero kung ano kan siya, malaya siya dayon, kung dili nimo siya lagaan, nagbalaya rin siya quickly. Nanagod. Sumurag ang life sa tao, mara siya ginana ba? So, mura dito itong nagdagan sa akong mind, and then wala po kay ko nag-expect yun nga mabenta niya siya. So, na-surprise lang yun ko. Mura mo dito'y sign ni Lord sa akong, okay, dirijud ka. Mura hihatagan ko ano ni Lord, babuin naman, no? Okay. Wow. Muna akong sign sa mo, yes, dirijud ka. So, na-surprise yun ko nga na-sold out nung duha, tulo day ka flowers na ako, nga related to water something. Na amazing. And then, second question. The best works. Bakit mo nasabi na these are your best works? What were the markers for you? I think, makonsidered na ako nga best work is katong marag flower siya nga naglutaw sa tubig. But kato siya is, wala siya nag-exist in real life. Like, everything is na lang siya. Mostly yun sa akong paintings is wala kay siya in real life. Like, di ba usually mga painter na sila ipamuta nga bulak sa tap nila tapos i-paint. Ako akay, murag di kiko into inana. Murag more on, I want to speak my thoughts. So, kung sa akong mga gina-imagine, gina-try na ko siya ibutang sa canvas in a beautiful way. And medyo abstract siya tanawon. Pero pag tanawon ni mo siya, it's more of like, gusto na ko nga, pag tanawon ni mo siya, na kay ma-feel. Inana ba? Dili lang bulak. Okay, bulak, bougainvillea, or sunflower. Gusto na ko pag tanaw ni mo siya, dili exactly like bulak lang yung makita. Marag, gusto na ko mag-create og thought sa tao while ginatanaw niya. So, more on inana ang ako ang katong pinakaganahan akong artwork. Kung marag mopod ang, makaingan ko nga proud ko adto and best because I stick to myself. Because ang tendency man good sa artist is murag na ami ginatawag nga imposter syndrome. Nga like trending ni karon, di ba murag inana. So trending ni siya karon nga ang mga artworks so magbuhat pod ko kay para makabenta ko kay trending man. So wala na ako na speak unsa jud akong message to the people through my art. Murag nag-copy lang ko para magbenta, murag inana. Which is challenging na siya sa artist kay as much as possible, labi na karon naging full-time job na nako siya. So, marag, every time nga mag-create kog painting, nako'y gipagawas nga money, nako'y time gi-invest. So, ginaga-hope yun ka nga di siya masayang or mapadulong siya to someone meant for it. And ang reality is, not all the time, makitaan ang soulmate ang painting. Kung makaingon siya nga tinuod siya, nga naadyo siya'y soulmate ang every painting. Kaya like, natoy painting na ko nga gi-display na ko diri sa Davao. Mutan-aw sila, marag ngilingigan daw sila. Ngilingigan in a sense nga marag makapanindog balahibo. Katong marag babae nga nahulog. Marag wala na ko siya na-appeal sa ano. Pero babae to siya nga nahulog. Ay, marag siya nalunod, marag inana. Pero ang most feedback sa mga tao is, dili siya negative. Marabi to, ang meaning mga dato kay, ang ako ang representation sa baptism. Diba? We submerge ourselves in the water and let go of everything. And then, mahadlok ta mo let go, pero once we let go ourselves in the presence or in the hands of God, matingala na lang ka nga. Ang gikalunuran ni mo, ma-master ni mo siya, mag-go through ni mo siya. So, instead of drowning into the water, when you let God catch you, you will swim in the water na lang. No? So, it's liberating. Yeah, it's liberating and nabenta siya sa Manila. Kay nakig-partner ko Christian nga art group Presbyterian po to sila nga grupo do pero non-denominational ang group, everyone is welcome. And then ang nakapalit is kanang Christian po siya nga pagkakita do niya sa painting di judo siya mahimot ang kailangan judo niya paliton. So mga 1 year to siya nagtambay sa balay tago lang siya nga gipadala pag yun ako to kay wala na ko'y time magbuhat og another so gipadala na lang ako tong mga feeling na ko nga ano kanang okay ra siguro ni kanang ana lang god kini na lang sa magana lang god nga thought. And then amazing kayo nga naagi day tao para didto. So nabenta siya didto and then so dumpay yung gimingaw jud ko ato niya kay medyo bugat to siya nga painting for me. It's a representation of what I went through katong darkest moment na ako. Can you when you make your paintings ba? Like we've noticed mo god sa other painters na among na meet and encounter po labi na to sa mga exhibits na they put narratives in their paintings to just give a little background
about the painting. Like in the case of Aya's father, no, Tito Ega, he uses these little poems. Or sometimes, like the recent exhibit that he had, Wabi ka mo usa to. But when he told us the title of the painting, we understood. Mm-mm. So do you do that also with your paintings? Like for example, if it's somehow abstract or you're trying to convey a message but people still don't get it, you know, do you give like a narrative of what it is, even just a short one, mm-mm, to give a description to the painting? Yeah, yeah, most of the time. Bale mo rag mo po na siya ko ang way or mag outlet na ako nga ma-express ako ang thoughts o mga things nga ginaparealize ni Lord sa ko at that moment. Like for example, this certain painting na ni siya story behind, like for example, na ko experience ako ang anak nga na ko na learn nga na nasuya kay ko, and then paghuman giparealize na ko ni Lord sa ko nga, oh, kanang bata, pila ra na katuig, clingy sa imo, pagabot na, ma-teenager na na, ano na na, hindi na ganaan mag-uban-uban, mga friends na. And then out from that realization, mga simple things na good sa life, mga ano lang yan, badlungon ka ni Lord, na-remind si Lord sa imuha. Actually, mo na ang marag-source dyan sa mga inspirations sa home painting. So, mag-paint ra good ko something inani. Gusto na ko siya i-picture out in a canvas. So, pag i-post na ako siya sa Facebook or sa IG, mag-create ko, usually poem, mas comfortable pud kog poem, marag ibut ako siya into poem, mga few lines lang. And then, inana siya, marag dili jud like paragraph, merg snippet lang of the ano, and let the other people also have their own kanang experience with the painting and create their own interpretation of it. Pero naga-create jud ko a little poem or merg small essay lang for that painting. Would you say na your confidence and your courage in creating these wonderful things, they come from God because He told you to do these? I think ano, makaingon ko nga diri day ang way ni Lord nga gamiton ko to speak. Yeah. Kay before kuan kay ko box akong mind nga you can only minister to people if mato ka sa church and get involved in leadership, kay niabot man pud ko sa inana nga stage. So mo jud to nga pagkawala gyud ako sa leadership, kay nag focus na ko sa akong kids, no, feel yun ako nga murag hala, wala ko gigamit ni Lord. Humana akong time nga gigamit ko ni Lord. And then, pero katong nga moment, daghan po giparealize si Lord sa kuwato nga time. So katong nga nana ko sa art karon, mas naging broad na akong understanding of who God is, and especially sa iyang gibuhat sa nga redemption sa akong life nga unexpected nga pinaagi sa art. Kaya ano mong ko nga tao, kanang medyo na pagka man pleaser, kana di gusto gubot, yes lang nang yes, maski dili good ko gusto good, napugos lang, ana-ana, niya kanang, all throughout, kana laging bata pa ka sa ministry, no, nga kanang, kung unsay ingon nila, feeling ni Momo na ito ingon ni Lord for you. Ana-ana, so, always ko ginaingnan nga, dapat inani ka, kay leader ka, ana-ana. So, marag, dito na ko gina-align akong self sa expectation sa tao sa ko, which is good man, kay, siyempre, mga ministers or mga core leaders. Pero mula gito nga, nawala na ko kung unsa juday gi-design ni Lord sa kuha. Right. Kaya mo yung maisip na ko nga, para sa maning art na yung, wala dyan, hindi na ko siya ma-reconcile before. And then, maode ni niya. Kato nag-start na ko, na yung mga small, nami mga small group nga art talk. Di dyan ako mapugan, magawas good ang story sa testimony ani nga art, nga ma-share na ko si Jesus. Amen. Yan ako yung mga mamit nga co-artist, nga dagami yung mga artist nga ka na mga atheist, nga na marag, di good sila mo tuo. So mas napaduol ako ang chance sa mga lost hinoon, anagod sa mga nanginahanglan sa gospel. Amen. And ang community is very like accepting in a sense, because sa, pag naman ko sa art community, very open ang kana ng pagiging individual ni mo, like inana ka, so inana din ka, okay lang yan sila, marag wala gi like dapat na kay standard nga gina-follow, di ba? For example, pag teacher ka, taka sa teachers community, marag na standard ni dapat inani ang teacher. Pag naa ka sa mga kanang mga corporate jobs, other mga linya, dapat na po kay marag image ni mo ba dapat medyo mo suit dapat sa inana. Pag naman ko ka sa art community, somehow dito na ko na feel nga I can be who I am. Marag na lagod. Marag normal, kung unsay normal na ako nga personality, marag dili ko, wala na ko na feel nga marag mahadlo ko kay basig i-judge ko. Yeah. Naputol po jud na siya nga mindset sa ko nga
wala na kay kuy care murag inana din ano pag ma sabta na nimo imong identity in the Lord you will become an audience of one. Amen. As long as you know that you are following the truth and you are trying your best to obey God and rely on His grace, maski pag good or bad yung mga buhat, nagin ay masulti ang mga tao, nagin ay mga comment. But if you become an audience of one, you will be confident of how God sees you more than what people will tell about you. Kay pag mindful kita sa comment sa mga tao sa atoang life, marag maclouded ato ang mind kung unsa ang direction nga gusto ni Lord sa atoang life. Right. And daghang mga ginaingon nagaingon sa kuha nga like sure ka kaya nimo na napabiya kay bata. Marag ma-feel na ko nga marag bad kay ko nga mama kay dili ko ka focus na ko ang anak or like nagka-travel pud bi ako to do live painting. So marag na yung mga usay marag as in marag imong mga anak ang alis laman akong mother-in-law laman akong mga parents nga super supportive pud. So naging mga inan ang comments nga makaingon nga lo saya nga sa imong giskulahan sa education oy saya nga sa imong kurso oy wani mo nagamit na. So okay ra kayo sa so, una kay marag makulbaan pa ko pag siya naitabo na pero karon wala na siya. Okay na oh, nagin na yung masulti ang mga tao. I noticed in your narratives na part ang imuhang family jud sa imuhang journey. Your husband is a source of inspiration as well as your kids. Support, no? Na adyo'y support. And this is not the case for many people out there. Bisag dili sila artist and they love to pursue their passion but they lack that support. What's your encouragement sa kaning mga tao? I think ang isa sa na-learn po nako sa journey is ang tendency mang good sa artist. Mostly, mga creative type. Not just artists nga ka na mga painters. Even mga musicians. Basta any type of creative people. Naman ko yung tendency nga, like, murag ma-hyper-focus mi sa isa kabutang. Yeah. And then there's a feeling na I will pursue my dream. Kaya lang, medyo frustrating siya tungod kay na yung mga, nadyo ko yung mga nailhan nga, like, every time mag-paint siya, kaya magpadungog-dungog yun iyang parents nga, wala na po na ipulos imong ginabot. May nanagod. So, kanang ma-feel na ko nga, like, lisuda na nga situation, no? Pero, na actually agi pud ko nga medyo nakaingon pud akong husband nga katulog na pud. Kumusay kay nang murag na ako sa zone mode ba nga. O murag mo na siya akong time check akong husband. O tama na hanto alas 10 ra ka tama na hanto alas 12 tama na gyud nang alas 12. Kay ang concern nila is ang health tapos syempre napakoy other responsibilities aside from art. Right. So at the end of the day mong good kung kinsa man ang mga tao sa imong palibot like parents sa mga dili minyo nga artist or mga student nga gusto magpursue sa art mark at the end of the day dili man good pwede man good na maging super successful sa tong art career pero wala guba atong relationship sa mga tao sa palibot na to. So ang encouragement nako is to really take it like slowly lang one day at a time and really ask for God's wisdom. Di naman good necessary nga I know medyo frustrating siya sa uban and makaingon jud ko nga grasya siya lang gyud sa Ginoo nga na pursue na ko siya like in a full-time level. Pero I know some people na pursue nila ilang passion for art but dili siya like full-time pero ang art man good is wala mong siya like standard nga. Kung artist ka, dapat full-time lang gud ka. Di ka ma-consider nga artist kung dili ka full-time. Wala mong siya inana. So, ang encouragement ako sa ila is, depende gud siya kung unsay plano ni Lord sa imuhang life. Like, you can be an engineer, pursue your engineering course, and make art on weekends. Or ganagod kung unsay imong free time. And then, you can make art as way of na mag-unwind ka. And then, who knows nga, kaya daghan mig kaila sa kauban ako sa art industry diri sa Davao nga mga engineer, mga doctor, mga teacher but they were able to pursue their art. Ano mo gana kung gusto gyud nimo nakay paraan nga mabuhat nimo siya not necessarily nga i-compromise gyud nimo tanan biyaan na lang gyud nimo tanan i-abandon na lang gyud nimo mga imo parents nga dili supportive sa imo it's not necessary kaya ang atong purpose diri sa kalibutan is maging blessing or maging kana ba atong art maging mag-create siyang impact to other people. Kay na ko yung mga kaila nga at first ilang parents dili supportive sa lahang art
pero gipursue nila ilang course, gitiwas nila ilang course, na narbaho sila, and then gihinahinay nilang build ilang art career. Para nag-start lang siya as a hobby, o kanang free time art. And then, hantod sa niabot sa point nga, gipadalan git sila sa Ginoog mga client and all, hantod sa ang art nila nga career is able na to sustain them financially. Mamagod ng pinaka-challenge yun. Ang reason nga nung naay mga tao mo dili supportive sa isa ka tao sa iyang art career because dili yun siya nina ka dali i-build nga career. So, i-balance-balance lang yun nimo nga ako na ito mamagod sa ko ah. Blessing lang yun nga. Able ang income sa kong husband at to nga masupport ang mong needs. So mo na nakapursued ko earlier sa ako ang mga 26 man at 27 ko nag-start sa akong art. Nga napursue na ako siya as early as katong time nga gusto na gyud ako siya i-pursue. But na yung mga stories nga nahibalan ako nga kailangan jud nila i-balance silang ilang life. And ang importante is you are doing your job or ginapursue na yung mong passion nga mabuhi ka, anagod, dili ka maghingalo. Kay I am personally against yung kanang idea nga starving artist. Kanang ginaingon nila nga pag-artist, kanang huwag kaon or kanang pubrigyo. I think it's a kailangan lang na siya shift sa mindset. Nga kailangan nimo i-balance ang imuang passion o ang practicality nga kailangan sa life and balancing your relationship with other people. So, sila na bahala on sao nila na kay klas- very varied man ang situation sa tao. But kana lang akong ma-share, kanang i-keep imong passion, hinahinay lang, pero i-balance yung imuhang life. Nga, maka-provide kasi mo self and puhon, maka-share kasi mo blessing sa imuhang family. And ma-take care niyo yung relationship sa mga tao sa imong palibot. Yeah. Like what you said, na it's really asking for God's wisdom. Thea, thank you so much for your time. We would love to talk more about your passion, but of course, natay time, no? Paspas kayo, no? Paspas yari kayo, nalingaw with Paminaw. Please, greet your relatives or friends in Paminaw karon. Yes. Okay, so, hello sa ako ang husband. Actually, nalang siya dito sa sakinan. Nag-work siya. Online magod yung work. So, pwede lang siya mag-work anywhere. And then, sa ako ang mga kids, I don't know kung mata na sila. And sa akong mother-in-law, father-in-law nga nasa balay, ako ang parents nga avid listener po, akong labi na akong mama. Ay, okay. Ano diyan Miss Ona? Mango Radio o katong isa pa ka ano sa AM nga radio station. So, hi sa akong mama, Mama Nemia and si Papa Edong ug sa akong brother nga si CJ and sa tanan akong mga kauban ng artist sa Bahinang. Bahinang is the group. Taga Bahinang ko. mga girl group, mga exclusive girls nga artist. And sa Daffy, sa tanang Davao artist. Dere, thank you, Sir Ega. Actually, nag-chat-chat mi ni Sir Ega. siya nga, basic ikaw nasunod. Nangyari na talaga. Natuman yun. Thank you, kayo. Sunod ka sa grupo ni Mab Josie. Sa flowers. Oh, sa flowers, more on mga ano man to dito, mga 10-year ng artist. Sure, ikaw na. Mga ano na to, taas-taas nag-edad. Mga 10-year above. Ipod sila. Anyway, Thea, thank you so much once again for gracing us with your presence this morning. And we pray for all the best of God's plan for you and the prosperity and success sa imuhang endeavors, especially sa painting. Amen. And of course, to your family as well. Well, that was Thea Go. You can find her on Facebook as Thea Go, no? And I do announcement. This coming July 29-30, na ay kasalan and cotillion wedding fair karong 29-30. And by the way, I am also a live wedding painter. So I travel around Philippines to paint weddings on the spot. So that will be the first supplier nga mag-join og wedding fair nga naif. Live painter. So far there is sa Mindanao. So og syempre sa Davao. So mahitabo na siya karong July 29 and 30 sa Abriza Mall. Saturday Sunday na siya. Exciting. Anyway, friends, stay tuned for more inspiration here on Mango Mornings. We'll be right back after a short break. That's here on Mango Mornings on Mango Radio. We are communicating the love of God.